Guys, welcome ulit sa panibagong video. So ngayon po guys, pag-uusapan naman natin ngayon ang pag-prepare ng bed ng ating seeds ng repolyo. Nung nakaraang video, pinag-usapan po natin ang lucky ball variety. So ngayon po, kailangan po nating i-prepare yung bed niya, seed bed yung tawag dito, or raised bed. So ito, na-prepare na natin. So ganito po yung ginagawa natin bago natin siya ilagay yung seeds. So mga 10 days po natin itong i-compost bago natin siya i-spread yung seeds. So yun po yung sa likod, yung kagaya nun, yung gagawin natin dito. So step by step muna guys ang gagawin nating video, kasi masyadong mahaba pag yung the whole process yung lalagay natin sa isang video. Tapos mahirap din mag-upload ng mahabang video. So and guys, so ito muna yung gagawin natin ngayon, seed bed. Kumukuha tayo ng bagong soil. Yung fresh na soil, yun yung pinapatong natin sa raised bed natin para hindi malipat sa seedlings yung dating sakit ng lupa kung dati nang natataniman ng gulay or mga ibang tanim. So ito, dati nang nataniman to ng strawberry, yun yung mga iba. Tinanggal lang natin yung nakatanim dito tapos pinatungan natin ng bagong lupa. So yun, kinuha natin yan dito. So pwede rin na lagyan ng division or pwedeng lagyan ng sako bago patungan ng lupa, pero sa akin hindi na kasi 4 years ng straight na strawberry yung natanim dito. So pwede na siguro yun yung topsoil lang, lalagyan lang ng topsoil. So yan guys yung na-prepare natin na raised bed natin. Yun mga boss, so tapos natin i-prepare yung bed natin, yung bed ng seeds natin na fresh na soil. So ang kailangan natin din na ilagay itong agricultural lime. Ito po ay limestone na pinowder. So ang gamit po nito, ito ay binababaan niya yung soil acidity ng ating soil. So nagiging soil conditioner po siya. So ang main component po ng agricultural lime, ito ay calcium carbonate. So bukod sa pagbababa ng acidity ng soil, ang ginagawa din po ng lime natin, ina-uptake niya yung pag-absorb ng tanim ng basic na nutrients, yung nitrogen, phosphorus at potassium. So yun po yung gamit ng lime natin. Yun guys, so yung paris ng ating lime, yung poultry manure or chicken manure. So ito po ay organic. Ito po ay hindi siya commercial. Ito po ay natural. So ito po yung base na fertilizer natin. So ito po ay balanced na nutrients, nitrogen, phosphorus at potassium. Tapos yung mga ibang minerals and nutrients andito na. Ito po ang ispread natin sa bed natin. Tapos imimix na natin. Tapos i-let natin siyang mag-compost ng mga isang linggo. Ito yung chicken manure. Tapos ito yung agricultural lime. Yung mga boss, unahin natin yung chicken manure. I-spread natin siya, hindi masyadong manipis, hindi masyadong makapal. Advisable po na ginagamit natin chicken manure ay mga compost. So sa case po namin, na-stuck po yung abono ng 3 months. So kailangan pong na-compost ang abono na gamitin natin. Naambon kanina kaya tumigil muna tayo. So ituloy natin pag lalagay ng fertilizer at saka chicken manure at saka lime. Yun mga bossing, so susunod yung agricultural lime natin. Huwag masyadong makapal, huwag masyadong manipis. Tara. Thank you.
Yun guys, so tapos na natin ma-spread yung lime natin at saka chicken manure. So isunod natin na i-mix gamit ang spade natin or gabion to sa amin tawag. So mix natin siya. Gawin natin to sa lahat. Mga boss, tapos na ating i-mix yung ating soil, yung fertilizer, tapos yung lime. So i-compost natin to mga idol ng mga 10 days para ma-compost yung chicken manure. Saka natin ilagay yung seeds. So ayan. So parehas lang gagawin natin doon sa kabilang area kasi yung apat na bed na to pang sa isang can lang na seeds. So, ayan mga idol, so yung technique na to depende po yan sa turo or sa experience. So yung way na to ginagamit namin dito sa Kibungan Benguet. So depende po yan sa lugar. So ito po yung nakasanayan na namin ng how many years. Nung bata pa ako, ganito na ang ginagawa ng mga magulang namin hanggang sa ngayon. Yun guys, so yun na lang muna ngayon ang video natin. So sa susunod na video, i-video ulit natin kung paano natin siya i-spread yung seeds, paano siya i-cover hanggang sa lumabas yung seeds. So yan. Ayun mga boss, biglang umulan kaya umuwi tayo. Nag-lunch na. Kape. Yan guys, so sa next na video gagawin ulit natin yung pag-spread ng seeds. So sana i-subscribe nyo to para maabangan yung next na video natin. Mga 10 days pa natin yun i-compost. Tapos i-spread na natin yung seedlings natin. And so mga idol, salamat sa panonood. Salamat sa suporta and pa-support yung channel natin by subscribing and i-like yung page na to. So maraming salamat mga idol. Sa susunod ulit, salamat.